Hello, beautiful people! Kumusta na kayong lahat? Nandito pa rin kami sa Cadiz, Spain. Overnight na kami dito. Ilang days na kami nandito sa port. Kumusta kayo? Kumain na ba kayo? Ako kumain na ako. Kasi gutom na ako. Ang kinain ko ay spaghetti. Ubus agad. Nakadoble ako ng damit kasi giniginaw ako. Kanina wala akong magawa kaya nag ayos ako. Trinay ko yung lipstick kasi may expired na, hindi pa nagagamit kasi laging naka-mask. Ang tanggalin ko, kiniginawa ko. Tapos ito, pang ilang days ko na, pang 8 days ko na dito. Tapos kanina nagutom ako, humingi ako sa room service ng extra fruits and water kasi naubos na yung tubig ko. Gusto ko magkape. Ayun, binigyan nila ako ng green tea kasi hindi ako umiinom ng Lipton tea na dilaw. Gusto ko yung green tea para ma-detox ako habang naka-quarantine. Magko-coffee ako para mulat na mulat ang mata ko. Ito, yun yung mga dinadala sa amin dito. Yan, yung first day hanggang ngayon hindi ko pa rin nauubos. Kasi green tea ang iniinom ko. Tapos, magkakape ako. Ito, magkakape ako para dilat ang mata dahil may mga gagawin pa ulit na trainings. Ito yung kape stick, sakto lang. Ay, lamig dito. Kumusta sa inyong lahat? Ayan, ginamit ko na yung mga luma kong makeup kasi baka ma-expired na. Yung mga foundation ko na durog-durog na, yun ang ginamit ko dito. Pampapigat lang doon sa lagayan ko eh. Kaya kaysa itapon ko, at least gamitin ko na sa mukha ko yung mga durog ko na foundation. Yung mga powder. Malaking tipid sa amin yung yung nakamask. Kasi hindi na namin kailangan mag-makeup pag pumapasok. Kasi mahal din ang mga makeup. Kahit yung lipstick, hindi ko na nagagamit. Kaya ngayon, habang wala akong ginagawa, nag-ayos-ayos ako dito. Ayan ang mga kalat ko. Nag-ayos-ayos ako. Nag-plancha-plancha ng buhok. Dati mahaba yung buhok ko eh. Pinagupitan ko para tipid sa shampoo. Saka matagal matuyo eh. Pag mahaba ang buhok. Kaya ayun, maiksi na yung buhok ko. Ang nagupit nito sa akin yung Indian hairdresser namin. Yung anak-anakan ko, my son on board. Taga India siya. Yung lagi kong kasama sa Facebook. Yun yung bago naming hairdresser. Sabi niya ganun. Hindi niya daw, kaya daw siya nagbarko kasi hindi naman daw pera yung habol niya kundi experience. Sabi niya gano'n. Kasi may pera sila, may kaya sila sa kanila. Pinakita niya sa akin yung bahay nila. My father is engineer, my brother is engineer. So, pinakita niya sa akin yung mga picture niya sa Instagram. Kaya pag kaming dalawa ang magkasama, ako ang ginagawa niyang taga-picture. Ako ang photographer niya pag nag-iikot kami sa barko. Ako ang ginagawa niyang photographer niya. Saka yung cellphone ko na to ang ginagamit niya kasi maganda daw yung camera ng cellphone ko. Kumpara doon sa cellphone niya. Punta tayo dito sa labas. Nag-picture-picture lang ako dito sa labas eh. Nakakainip pag walang magawa. Kaya dito, nandito kami sa Spain.
Nahira lang ako lumabas kasi malamig. Ngayon lang lumabas. Magkakape ako. Katatapos ko lang maglinis ng kabina ko eh. Kailangan malinis lagi. Para pag alis namin dito, malinis pa din. Para hindi kawawa yung kabinista na maglilinis pag alis. Dapat nililinisan lagi yung room. Ito yung aking fruits na hiningi. Kasi nagugutom ako. Sabi, tumawag ako sa room service. Sabi kong ganun, pwede bang pahingi ng extra fruits? Kasi nagugutom ako. Wala nang ang ginagawa. Tapos nagugutom pa, no? Tapos yung salad. Ayan. Mamaya ko siya kakainin. Yung espaghetti. Ubus na. Paborito ko yung espaghetti. Tapos ito yung dessert ko. Dessert ko ngayon. Magkakape ako. Kape tayo. Magkape tayo. Kasi malamig. Kumusta kayo dyan, mga taga-Pinas? Yung mga nasa Pilipinas, kumusta kayo dyan? Malamig ba dyan? Dito sobrang lamig. Nasa bandang Spain pa lang kami. Papunta kami ng Miami. Galing kami ng Cyprus. Crossing to Miami. Sa February 13 kami lalabas dito sa quarantine namin. Dumating kami ng February 2. Tapos, ano kami? Quarantine kami ng ilang days dito. Mahigit 10 days. Sabi 10 days lang, pero mahigit. Siguro inaayos pa yung mga kabina namin sa baba. Kaya dito muna kami. Kaya habang naka-quarantine kami, nagti-training kami. Training, online training. Madaming training para hindi na din mainip. Para hindi mainip. Kasi pag wala kang ginagawa dito, maiinip ka talaga. Nandito ka lang. Dito ko lang pwedeng sumilip sa balcony. Hindi ka pwedeng lumabas. Pag may magdi-deliver ng food, kumakatok lang. Tapos pag nakaalis na sa kami lalabas, bukunin namin sa labas. Yung food, tingnan natin sa labas. Tingnan natin sa labas yung ano. Ay, mag-mask ako. Mapagalitan. Ay, huwag na nga. Ano, gusto nyo ba? Gusto nyo bang makita sa labas? Tingnan natin. Papakita ko lang yung hallway, ha? Mag-mask ako. Ay, huwag na lang. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Wala naman ako. Gusto ko sanang ano eh. Ipakita. Diyan lang naman. Hindi naman lalabas. Sisilip lang ako sa may pinto. Mamaya na lang pag ano, pag may kumatok ulit, dinner time. Pag may nagdala ng food, dinner namin. Overnight kami dito, halos to, ano na, dalawang gabi na. Dalawang gabi na kaming naka-overnight dito. Ewan ko kung bakit kami dito nag-stay. Siguro may mga hinihintay na mag-embark or nag- ano sila? Nagkakarga sila ng mga goods. Thank you so much sa lahat ng aking mga subscribers and viewers. Sana wag po kayo magsasawang manood ng aking mga videos. Hindi ko na ine-edit ang mga video ko. Diretso upload. Diretso upload na. Kasi mabagal ang internet dito eh. Kaya, inaano ko na siya. Diretso na lang. Wala nang edit-edit. Marami pa akong mga video na naka-save sa GoPro ko. Nung nasa Alaska kami. I-edit ko siya pag naka-uwi na sa Pinas. Kain tayo ng chocolate. Sarap. Paborito ko chocolate. Tempra tayo ng kape. Namimiss ko yung 3-in-1 sa Pinas. Yung coffee ko. Coffee ko Blanca.
dito mga disposable lahat ng mga ano namin, mga pinagkainan. Ang ginagamit sa pagkain pala. Hindi ako gaano nagsusugar sa kape. Ayoko maglagay ng sugar sa kape. Para mabawasan ang sugar ng katawan ko kasi mahilig ako sa sweets. Pero pag sa kape, hindi na ako naglalagay ng sugar. Thank you sa lahat ng mga subscribers ko. Dumadami na sila. Dati, zero subscriber ako eh. Tiwala lang. Ganun talaga. Yung suot ko na to. Okay-okay lang to. 20 peso sa okay-okay. Ang ganda niya, di ba? Sino ang magsasabing galing ng okay-okay itong suot ko na to? Kumusta sa lahat ng mga kasamahan namin sa barko? Hindi pa nakakasampa. Mag-ayos-ayos na kayo ng mga requirements nyo. Kasi medyo may katagalan ang pag-process. Dahil sa pandemic. Sana makaalis na kayong lahat at magkita-kita tayo sa barko. Kung saan man. Tiwala lang, makakaalis din. Yung mga dala ko na to, ang bigay sa akin ng friend ko, Barley. Ang aking supplement. Ang aking collagen. Ang aking collagen, bigay sa akin ng friend ko na umuwi. Malaking collagen, tapos nilipat ko dyan sa lalagyan. Collagen pampabanat ng face. Kasi pag nagkakaedad na, nagsasag na yung skin natin, kaya kailangan ng collagen. Lalo pag nagkakaedad na. Collagen good for the hair, for nails, and for skin. Kasi pag nagkakaedad na tayo, pag ano na, edad 30 na tayo, doon na nag-start ang ano, sign of aging, kaya kailangan na ng mag-collagen para magmukhang bata lang. Thank you. Lalagay ng mga gamit sa argumento kasi bago nga eh. Bagong barko siya kaya kailangan ng mga bagong gamit. Daming delivery sa labas. Pero hindi siya lalamove ha? Hindi siya grab, hindi siya lalamove. Malalaking truck deliver ng mga kagamitan sa barko. Naipon yung mga ano ko, butter. Hindi ako gaano kumakain ng butter. Pampataba kasi yan. Ayokong tumaba. Tapos ito ang aking stress tab. Dapat lagi may stress tap. Para hindi may stress.
kahit nasa loob lang ako nag lipstick and makeup ako para mabawasan yung mga gamit ko. Kasi kung itatapon din lang, sayang. Maka ma-expired na yung mga makeup and lipstick ko kasi laging naka-mask. Sa trabaho talaga namin dapat naka-full makeup kami. Kasi ano kami, front of the house kami. Kaya dapat laging presentable pagdating sa guest. Pag sa harap ng guest. Kaya kailangan naka-makeup. Pag hindi ka naka-makeup, sisitahin ka ng manager mo. Standard dapat. Dapat nakataas ang buhok. Ngayon, dahil maiksi na ang buhok ko, wala na akong itataas. Okay na yan. Ganyan na lang. At least tipid na siya shampoo, diba? Okay, bye-bye. Thank you so much sa lahat ng aking mga subscribers. Pag-share po ng aking mga videos. Thank you. Bye-bye.